Muli, isang mapagpalang araw at magandang bahay mga ka-GP. Tulad ng sinabi ko ng nakarang video natin, gagawa tayo ng edge bander. Mag-i-edging tayo. Mag-i-edging tayo ng mano-mano pero sa mga bits na paraan. Bali, ito, ipakita ko ito ng nakarating video na kung paano mag-edging nito, kung paano, gaano sa kabilis at gaano katiba yung quality ng pag-i-edging niya, kung gaano katiba yung dikit niya. Ngayon naman, ang gamit naman natin ay utak cement. Gagamitin natin. Kung wala ka ganito, ito yung sagot sa iyong problema kung wala ka ganito. Mabilis pa rin, pero siyempre mas mabilis ata ito konti, pero mabilis pa rin kaysa yung manumano ka magdikit ng ano, no, ng utak semen. Bale, gagawa tayo ng utak semen applicator. So, siya yung nag-a-apply sa ano, sa edging. So, dalawa ang gagawin natin. Isang male at saka isang female. So, unahin natin yung female. Kasi medyo yun lang medyo mahirap-hirap gawin eh. Gagawa tayo ng female applicator ng utak semen. Paggawa ng ano, female applicator, bali, bubutasan lang natin to dito para magkasya ito. Kailan pa lulusutin natin to, tagot ito sa kabila. Ganoon lang kasimple. Bali, lalagarihan lang natin to. Sa paglagari, dapat ba na gitna? Huwag natin isang sa ibabaw kasi parang hindi didikit itong ilalim. Yung likod ng ano, edging natin. O yung PVC edging. Para hindi siya didikit, para malinis siya. So dito lang tayo ba sa gitna. Sa tanong kung gaano kalapad yung ano, yung lalagarin natin. Yung kailangan magkasya lang kung edging na gagamitin natin. Okay na yun. Tapos, lalagarin naman natin dito sa likod. Itatagos nga siya yung ganoon. Tanggalin natin. Tanggalin din natin ito. Ngayon, try lang natin kung magkasya na yung edging natin. Ayan, kasya na. So, gayto lang. Ayan. Yung lagari ko dito, yung lagari natin medyo mahimolmol, no? Hayaan mo lang himolmol na yan dahil yan ang masisaving pinaka ano sa ano natin, sa contact cement para hindi siya malinis, para hindi masyadong ubos talaga yung pagkapahit. Meron siyang mga ano, tawag dito, yung parang wood grain. Para sa ganoon makapal-kapal yung ano niya, yung pahit niya. Bali, hasahin lang natin itong pinakadulo, no? Kasi para masagad siya, kasi kailangan kakapit yung thread nito dito kasi hanggang dito lang yung ano niya, kakapit dito. Kasi may edig na kasi yan, ganyan eh, ganyan. So kailangan kakapit yung thread. Kasi kung napapansin mo yung ano, hindi pa natin hasahin, malayo masyado yung thread. So baka di siya abot, pag gano'n natin di siya abot. So kailangan sayo natin. Ayan, hasa na, pantay na. Try natin. Ayan. So ayan, kakapit na siya. So ang gagawin natin, lagyan mo natin ito ng utak semen. Ayan. Malinis. Tapos, ilalagay na natin itong mahiwagang midyas. So, ito yung tiilan niya, no? Ang ginagamit namin. Ayan. Hindi masyadong manipis, pero hindi masyadong makapal. Kasi pag makapal naman, baka hindi naman tatagos dito yung pinakakutak cement. Pag sobrang nipis naman, baka naman pag tuwad natin ng ganon, madiretso dito sa takip. So, pag may kontak cement dito sa takip, dutumi na yung likod ng it's band natin kasi may kutak simta dito eh. So kailangan tama-tama lang yung kapal ng tila na gagamitin natin. Ilagay lang natin ng ganon. Baba natin lang natin. Tapos takpan natin. Ayan. Try natin kung gano'n siya ka-ipit. Ngayon, pag may takip na,
Siyempre, gugupitin natin ito dahil sa gabal ito. Para naman maganda naman dating. Tagalin natin itong mga sobra-sobra. Meron ditong adjustment. Kala nyo, dahil manumano, ganito lang, walang adjustment to, walang adjustad. Meron din, pwede nyo higpitan para sa manipis na pag-apply ng contact cement. Pwede nyo luwagan para sa makapal. So, sa pag-apply nito, ganun lang. Tuwad lang natin ng ganun. Tapos, hila. Yan. Yan o. Yung likod, malinis. Dito tayo sa, ano, ito, malinis talaga siya. Kasi yon ano na yon, napurot ko lang yon sa baba. So, dito tayo, yan. Adjust natin kung gaano siya kahigpit na gusto natin. Ngayon, kung okay na, tuwad lang natin ng ganon. Tapos, hila. So, ganon lang kasimple. Kahit mahaba, yan, napakadali. Yan o. Ang likod, malinis. Kita nyo? Ayan o. So, walang contact cement yung likod. Ito lang yung nalagyan natin ng contact cement. I-close up mo nga sa camera, yan. Yan. So, yun ang paggawa ng applicator para sa X-band, no? Ngayon, dito naman sa board. So, ito naman yung board. Paano natin ito nalagyan ng mas mabilis din na paraan? Guys, magkagay pa tayo ng palita. Sabay palita natin. Di ba, pag maglagay tayo ng ano, papahira ito ng gano'n, ganyan. Tapos, ang hirap naman yata mag, ano, butas natin ng maliit. Pwedeng, pwedeng, mag, ano, no? Pwedeng sumobra, pwedeng sasablay tayo. So, ang gagawin naman natin, ito naman. Ito pa rin gagamitin natin. Tapos, itong takip niya, bali, ito yung female natin, no? Female siya dahil siya ipapasukan. Ito naman yung mail kasi siya yung nagbura sa gitna. Siya yung maglalabas ng contact cement sa gitna. Simple lang, bubutasan lang natin ng ganun. So, may butas na siya. Yan. Yan. May butas na. Ganun lang kasimple. Yan. Ayan. Ganun lang kasimple. So, may sablet e konti. Nasaan natin. Yan. So, meron na contact cement. Meron na rin tayo dito. Pero dahil kapos to, puputol tayo ng mas mahaba. Para masubukan natin muli yung ating applicator na ginawa. Pag nakulangan pa kayo, pwede nyo itong ulit-ulitin. Pwede nyo ibalik ng ganon. Halimbawa. Yan. So, yan, malinis ang likod, no? Malinis ang likod. Pag dito dito, meron siyang contact cement. Ayan. Pero ang likod, malinis. Dito, maghintay tayo ng mga 10 to 15 minutes. Kasi kailangan natin patuyuin. Tulad ng dating ano, pag-apply, ganun pa rin. Pero kagandaan lang nito, mabilis na tayong maglagay ng contact cement dito. Hindi na yung, halimbawa, ganito, no? Pag ganun din tayo. Parang hirap eh. Minsan nakita ko sa ibang mga ano, ginaganon pa nila yan. 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 Ang mangyari, dudumi itong ating board na pinapatungan. Saka maksaya sa contact cement kasi dami siyang nasayang dito sa board. Na hindi naman dapat malagyan. Dahil ito lang dapat malagyan. Dito, dahil itong gamit natin, ito lang yung nalagyan niya. Yung likod, wala. Dito, meron. So, ganun siya kaganda. Ayan. Likod wala, dito meron.
So, wala pang 10 minutes, no? Pero ipahit, ito, pang-demo lang naman natin. At saka, medyo makintab na rin yung, ano, kutak semen. So, pagdikit kasi ng kutak semen, dapat tuyuin mo muna, no? Ano ba, paano natin malalaman na tuyo na talaga yung kutak semen? Malalaman natin ito pag kumintab na siya. Kaya pag hinawakan mo, hindi na kakapit sa kamay mo yung kutak semen. Ganun din dito, hindi natin kakapit sa kamay. So, ikintab na siya, kumintab na. Pag ganun, pwede na natin idikit. Sentro lang natin. Pagkabit ng edging, ito lang. Ayan. May basahan tayo. Gustong makasigurado, pwede nyo rin. Ayan. Lagyan mo ng kahoy para hindi babakat itong material dito. Ulit yung ginamit natin dito, ito pa rin, yung pagputol. Ayan. Ayan. So, ganun siya kaganda. Ayan, kung gustong makasigurado pa tayo para mas lalo siyang ano, ito pinaka-mapping natin. Tulad ng ginawa natin sa portable expander, gamitin pa rin natin ganda pang mapping natin. Para sakaling mayroon mga sumusobra, may mga sablay-sablay, natatanggal. Bali ito, liha lang ito na 100, dinidikit natin sa board. Kailangan may board para pag liha natin na ganun, pantay. Ayan na. So, ganun siya kaganda. Punasan natin, may video basa. So, ito na yung inijing natin sa ano, contact semen. Yan. So, halos di mo malata yung dugtong. Umalata yung ano na edging niya. Pag ito at saka edging, bali itong board, yung laminated natin na board at saka itong edging, parang continuous lang. So, ganun siya kaganda. Basta tama yung pagkalagay ng ano ng edging at saka yung paghasa. Ito naman yung kahapon. Yan. Gamit naman yung ito. Expander natin. So, ito yung unang video natin, no? Saka ito naman yung pagtabihin natin. Ito yung gawa sa expander machine. Yan. Yung portable natin expander. Yan, yan. Ito naman yung mano-mano. So, walang pagkakaiba. Basta tama yung pagkagawa. Halos parihong maganda yan. Yan. Kung gusto niyo mapanood ang video natin tungkol sa pag-edging natin gamit ang portable expander, no? Ilalagay ko na lang yung link sa description at saka sa comment section. Baka sakali makatulong ito sa mga nagbabalak bibili ng expanding machine. Worth it ba bumili ng ganitong klaseng expanding machine? Ito nyo, naputol siya eh. So, yan. Sana may natutunan kayo sa dalawang ito, no, gamit natin. So, ito lang yung email. Ito yung mail, yung may butas sa gitna. So, soft drinks lang to. Yung pinakinuman natin ng soft drinks, pwede natin itabi. Dapat gawin natin ganito. Sana kayo sa video ito, no, may nakuha kayong idea, lalo sa mga baguhang nagpaplanong mag-cabinet maker at nahihirapan mag-itching. So, sana nakakatulong ang video na to. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pindot na lang yung like button. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin ang ating channel para lalo tayong dadali. At maraming makapanood sa video ito, lalo na sa mga nangangarap matutong gumawa ng mga cabinet. Magagandang cabinet. So, yun lang po. Ito ang JP Cabinet Maker. At nag-iwan sa inyo ng magandang bye!